Naghamon si Coach Tim Cone na punta ng source para sa usapin at pagkalat ng balitang siya na pinili ng SBP bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Inamin din po niya na nadismaya siya kahit nanalo ang Gin King sa Northport. At meron din siyang inamin, may inamin si Coach Tim Cone sa pagharap nila ng SMB. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Matapos ang pagkalat at pagsabog ng balitang siya na ang magmamando sa koponan ng Gilas Pilipinas sa susunod na 4 na taon kasama ang 2027 FIBA World Cup, nagbigay ng paliwanag si Coach Tim Cone. Ano nga ba nagaganap sa SBP at sa kanya? Kung meron man, tutuan po natin ang sinabi niya sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Wala naman nagtanong sa akin tungkol sa Gilas. Wala nangyayari. Nagkaroon kami ng ilang mga pag-uusap pero walang natapos hanggang ngayon. In-interview nila ako, kinausap nila ako tungkol dito, pero wala pang matibay na sagot. Andyan pa lang tayo sa punto na yan. So kinumpirma naman ni Coach Tim Cone na may mga pag-uusap na nangyari, di ba? May interview na ginawa sa kanyang SBP. Pero base sa kanyang mga sagot, wala pang formal na anunsyo ang pamunuan tungkol sa issue ng coach. Ibig sabihin, bagamat hindi itinatangi ni Coach Tim Cone na meron silang naging conversation tungkol sa pagsalang niya sa koponan ng Gilas, medyo maaga pa para sa kanya na pag-usapan kung siya ba talagang pinili or pipiliin ang SBP para trangkuhan ng pambansang koponan sa loob ng 4 na taon. Parang ang dating lang sa akin ng pahayag ni Coach Tim Cone is, maghintay lang po tayo kung anong ilalabas ng SBP kasi kahit ako, wala pa akong alam tungkol dyan. Parang ganun ang sinasabi ni Coach Tim Cone. Well, siguro bigyan lang natin muna siya ng space or si Coach Tim Cone para sa issue na yan. Base sa pahayag, aware naman si Coach Tim Cone sa sumabog na balitang siya na ang pinili ng SBP para hawakan ng Gilas Pilipinas. Kung siya ang tatanungin natin, ano ang masasabi niya sa issue? Tignan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Alam ko na medyo nagmamadali sila kasi ilang linggo na lang ang February window. Kailangan pa nilang tipunin ang koponan at gawin ng ilang mga bagay. Pero wala akong karapatan na magpahayag o magsabi ng anuman tungkol dyan. Nasa SBP talaga yan. Gusto mong malaman kung ano nangyayari? Puntahan mo ang source. Pumunta ka sa SBP o Executive Director. Kahit sino kay Erica D. or Sir Alpan Lillo. Pero wala akong karapatan na magsabi ng kahit ano. So hamon po yun ha, hamon yung binitiwan ni Coach Tim Cone. Puntahan daw po kasi yung source eh, si Miss Erica D. or si Sir Alpan Lillo. Matindi yun ha, indikasyon lang yan na hindi talaga siya maglalabas ng anumang balita tungkol sa pagiging head coach ng Gilas Pilipinas. Sa tingin niya kasi, wala siya sa position para ilabas ang anumang katotohanan kung meron man siyang nalalaman. Which is sa tingin natin, tama yun kasi hindi naman niya trabaho yun. Pero in fairness naman kay Coach Tim, in case na siya talaga ang kinuha ng SBP, wala naman tayo nakikitang mali doon kasi may kakayanan naman talaga siya. Kung hinebra naman ang pag-uusapan na baka may isang tabi ang kinabukasan ng Gin Kings, siguro hindi niya kukuhanin ang trabaho ng Gilas kung may madedehado, di ba? Yun lang po siguro yun. Kung tumanggi si Coach Tim na magbigay ng anumang pahayag tungkol sa Gilas Pilipinas at SBP, naging bulgar naman siya nang sabihing dismayado siya sa ipinakitang performance ng Hinebra laban sa Northport kung saan nila kinuha ang slot para sa semis sa pamamagitan ng isang panalo. Bakit siya nadismaya sa kabila ng kanilang panalo? Tutukan po natin ulit si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Nadismaya talaga ako sa laro noong second half. Akala ko andong kami at naglaro ng may playoff intensity kung saan nilimitahan namin sa 35 points ang Northport. Noong second half, naging pabaya na kami. Hindi kami makabalik ng maayos sa depensa. Sa tingin ko, doon na kami nagsimulang i-take for granted yung laro eh. Grabe no, panalo na sila niyan ha. Pero kasi nagsimula talaga silang gumuho ng second half. Imagine ha, umabot sa 23 points ang lamang nung unang minute ng third quarter sa score na 58-35. Pero naibaba po yun sa 10 puntos lang, 68-58. Sa pamamagitan po yan ng 3 point ni Brent Paraiso, meron na lang 3 minutes and 33 seconds sa laro nung time na yon. At isa po yan sa mga sinasabi siguro ni Coach Tim kaya siya nadismaya. Hindi nila nasustain ng maayos yung lead. Nagtangka talaga Northport, nakasahan po sila dyan. Luckily, kumumata ng ayos si Nards Pinto at Maverick Ahanmisi kaya naibalik sa 16 ang kalamangan sa score na 86-70. Sa mga unang minuto pa lang po yan ang fourth quarter. Sa bakbakan ay nagtala ng 31 points at 14 rebounds si Tony Bishop. Si Jamie Malonzo, meron po siyang 21 points. Si Christian Stanhardinger, meron naman siyang 18 points, 10 rebounds at 7 assists. Habang si Maverick Ahanmisi ay nagtala ng 16 points para kuhanin ang semis slot. Walang duda na magandang pinakita nila. Pero base kay Coach Tim, iba ang nangyari kung SMB ang nakabakbakan po nila. Bakit nga ba sinabi niya yan? Ano ang nakita niya dyan?
Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Gagawin mo yan laban sa San Miguel, masasabugan ka. Marami kaming dapat linisin dahil kailangan naming talunin ng San Miguel. So base kay Coach Tim, kung sa SMB sila nagpabaya katulad ng nangyari kagabi versus Northport, ayon po yan sa kanila, malamang talo po sila doon. Baka hindi nila nakuha ang semi-slot. Ibig sabihin, may kalalagyan talaga sila kapag hindi nila sineryoso or kung pababayaan lang nilang habulin na lang sila ng ganun-ganun lang at hindi nila ayusin ang depensang nakalatag doon. Pahiwatig na rin po yan ni Coach Tim na hindi magiging madali ang gagawin nilang pagharap sa SMB ni Coach George Gallian dito po sa semis. Pwede silang masilat at kalaunan, hindi na nila may pagtanggol ang titulong hawak po nila sa kasalukuyan. Titulo na inaabangan at seryosong makuha or maagaw ni Coach Chito Victolero ng Magnolia at syempre ni Coach George Gallant ng SMB. At dahil makakaharap nilang SMB, ano magiging plano ni Coach Tim Cone sa kanilang pagkaharap? Napag-aralan na ba nila ang grupo ni Junmar Fajardo para biguin sa semis? Tutukan ulit natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Hindi ko pa napag-aralan ng SMB. Susubukan lang namin maghanap ng mga paraan para hindi sila maging komportable at gawin yon sa tatlong laro. Meron pa kaming ilang araw para gawin yon at pagpasyahan kung paano magpatuloy. Siguro totoo niya na malihim lang ang mga coach eh, pero meron na sila nakalatag na plano para sa bawat kupunan na makakaharap po nila. Ayon lang nilang ilabas yan para hindi sila makounter ng kabilang coach. Yun lang yon, kaya hindi sila maglalabas ng pahayag tungkol dyan. Pero siyempre, iba naman talaga ang laban sa semis. Back to zero na ulit sila, di ba? So, kailangan nila ng tatlong panalo para makapasok sa finals. Medyo mahirap, pero ganun talaga bakbakan eh. Kailangan nilang maganda para maitakas ng tatlong panalo. Kaya umabot man yan o hindi ng game 5, di ba? Mas maganda nga kung umabot sila sa game 5 para mas ma-excite ang fans. Mas may thrill, sabi nga po nila. Anyway, pagkakataon na naman to ng fans, lalo ng fans ng Ginebra, para dumugin ang venue ng laro at suportahan ang koponan. So guys, maraming salamat.